Ito ang mga eksena nitong October 28 kung saan buwis-buhay ang rescue operation ng iba't ibang volunteer groups. Kaya halos hindi lubos makapaniwala si Aling Milagros sa kanilang sinapit sa trahedyang idinulot ni Bagyong Paeng na mabubuhay pa sila. Sa tagal umano ng kanilang paninirahan sa Sitio Lumboy Awang Datu Ulin Sinsuat at Maguindanao ay dadanasin nila ang ganitong pangyayari. Sa kasagsagan ng flash flood, pilit siyang naghanap ng mataas na lugar, nakakanlong sa balikat ang mga paa at nakahawak sa kanyang noo ang kanyang apo habang sinasalubong ang mga batong bumabagsak pababa, makaligtas lamang. Ang apo nitong itinago na lang sa alias Nene, nasabit pa umano sa puno ng kawayan at naswerteng na i-rescue ng ama. Pero sa kasamang palad, hindi pinalad ang kanyang nanay na nakipaglaban din noon sa rumaragasang tubig at mga debris na makaligtas din sana. Nawala rin naman, mahanap ngayon yung apo ko nakaligtas, yung sisi, nahanap pa sa ngayon, na ano rin sa baha. Basta yung biglaan po yung nagkakimot. Bukod kay Aling Milagros, maswerte rin nakaligtas si Naginang Jocelyn Lim sa pagtaas ng tubig baha na pilitan silang baklasin ang kisame ng kanilang pamamahay at umakyat sa atip para di maabot ng baha kung saan unang ni-rescue ang stroke victim na kanyang ina. Yun, tumakbo ako kaagad, kumikot ako, tapos tinawag ko yung kapatid ko, nanay ko, yung kapatid ng nanay ko kasi may mga bata. Tagal nilang dinisin. Sabi ko, buksan niyo kasi ano na, binaha na tayo. Tapos tinitingnan namin, wala kasi madilim. Hindi na lang kapitbahay namin, walang tao na. Parang walang ilaw, ganun. Parang kami lang. Tapos ginawa namin, yung kapatid ko, lalaki, sinipa, nagsipa yung bubong. Yan. Sabi niya, buti may flashlight ako. Sabi ko, ano ka, mag-ilaw pa. Sabi ko sa kanya para makita tayo ng mga... Hindi anya makakalimutan ng mga residente ang nangyaring dilubyo sa kanila kung saan ilan sa mga ito ay patuloy pa rin na pinaghahanap ang kanilang mga kaanak na nawawala at magpahanggang ngayon ay hindi pa nila nakikita. Ito na ang nadatnan natin na sitwasyon ngayon dito sa may Sitio Lumboy, Awang Datu Ulin Sinsuat, Maguindanao del Norte kung saan halos lahat ng mga kabahayan dito ay na-wash out matapos ang mahigit 24 oras na pananalasa ng pagbaha dulot ng Bagyong Paeng dito sa bahaging ito. Ayon sa ating nakausap na residente kanina, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas ang mga ito ng ganitong klaseng sakuna. May mangilan-ngilan pa na patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad at ng mga rescuers dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam ng mga kaanak kung ang kanilang mga kaanak na nawawala ay buhay pa o hindi na. Hindi rin anya alam ng mga ito kung papaano magsisimulang muli dahil halos lahat ay wala ng bahay na babalikan, subalit nagpapasalamat na lamang umano ang mga ito na nakaligtas sila sa trahedya. Samantala, ang ilang mga bangkay na na-recover ng mga otoridad ay dinala na sa isang funeraria sa Cotabato City at hinihintay na lamang ang mga pamilyang magkiklaim sa mga ito. Mula dito sa Sitio Lumboy, Awang Datu Ulin Sinsuat, Maguindanao, kasama si Arwin Parcon, ako si Crisbel May Lorenzo para sa Kutang Batu News.